Magandang gabi mga ka-Techie DIY. Welcome ulit sa ating YouTube channel, Raf Techie DIY. Overtime muna tayo ngayong gabi dahil malapit nang ma-harvest itong ating mga background. So ipagpapatuloy natin ang ating discussion regarding sa hydroponics. Ngayong gabi, ituturo ko naman sa inyo ang mga values na kailangang i-monitor at kailangang i-adjust sa mga hydroponic system at ang mga iba't ibang mga types ng hydroponic system. Kaya't samahan nyo ako sa aking computer at ipapakita ko sa inyo ang mga system na ito. So dito na tayo sa ating screen. Ito yung mga values na kailangan nating i-monitor at i-adjust kung kinakailangan sa ating mga hydroponic system. Siyempre sa mga malakihang mga hydroponic system na setup, kailangan tama yung mga values na ito para maganda yung ating production at mabilis yung ating return of investment. So una na values na kailangan natin i-adjust at saka i-monitor ay ang pH level or ang acidity at alkalinity ng ating nutrient solution. Importante ito na tama yung pH level ng ating nutrient solution dahil ang halaman hindi siya nakaka-absorb ng nutrients pagka hindi tama yung kanyang pH level ng kanyang solution. So importante pag mga malakihang setup, kailangan i-monitor at i-adjust natin ang pH level. Paano ba natin na i-adjust ang pH level? Gagamit tayo ng strong na acid para bumaba at strong na base naman or alkaline para itaas yung ating pH level. Kasi ang halaman, mahirapang mag-absorb ng nutrient solution kapag hindi tama yung kanyang pH. Ang halaman, nagre-range ang kanyang pH from 5.5 to 6.5 or slightly acidic. So yun ang kailangan ng halaman. Dito sa aking system, usually na ginagamit kong tubig ay ang rainwater. Kasi nga slightly acidic ang rainwater. Kaya hindi ko problema ang pH level sa aking garden. Nung una kong nag-hydroponics, usually nag-a-adjust ako ng pH level for almost 1 year siguro na nag-a-adjust ako ng pH level every week. Pero nung katagalan, hindi na rin lang ako nag-adjust. Kasi nga napansin ko na ang halaman, nakakapag-adjust siya given na maganda yung nutrients na meron sa kanya at saka yung sunlight. Nakakapag-adjust siya sa pH level. Pero pag malaki ang setup kasi, syempre hindi natin isasapalaran yung pH level ng ating nutrient solution. Kailangan nating i-adjust ang kanyang pH level. Sa mga maliitan na mga setup, obserbahan lang natin yung ating mga halaman. Kung naninilaw na yung ating mga halaman, i-monitor na natin yung mga values na ito. Baka yun yung cause na naninilaw yung ating mga halaman kasi hindi nakaka-absorb ng tamang nutrients. So yan yung una, pH level. Pangalawa ay ang temperature. Importante ito na i-consider natin, na i-check yung temperature. Kasi nga maaaring mamatay yung ating halaman pag hindi natin ito na-control. Lalo na sa mga maiinit na lugar, kailangan i-adjust natin yung temperature ng ating mga greenhouse. Lalo na kung nag-produce tayo ng mga lettuce, ang gusto ng lettuce ay sa malamig na lugar. Pero nag-grow na ito sa mga maiinit na lugar, given lang na maganda yung kanyang temperature o kaya pasok siya doon sa temperature range ng mga lettuce. So itong temperature na ito, pwede siyang may adjust using proper ventilation ng ating mga system. Yung iba, naglalagay din ng green na shading. Pero yun nga, sabi ko sa nakaraang video ko, na pagka naglagay tayo ng green na shading, advisable lang iyon sa mga full day na sunlight sa kanilang garden. Pero pag half day lang ang sunlight sa inyong mga system, hindi yun advisable kasi mas lalong magiging laggy yung ating mga tanim. Kasi nga, mababawasan yung light factor ng ating sunlight. Maganda na itaas na lang natin yung bubong ng ating mga greenhouse at i-maintain yung air circulation. At kung kulang yung air circulation, maglagay pa tayo ng ventilation. So yun yung pwedeng paraan para ma-adjust yung ating temperature. Pangatlo na kailangan nating i-monitor ay ang humidity.
ito yung moisture sa hangin. Importante na ma-monitor ito at ma-adjust, lalo na sa mga malakihang setup. Kasi pagka-humid yung ating air, mas madaling kapitan ng sakit yung ating mga halaman. Mabilis lumaki yung mga fungus. Mabilis na tumubo sa ating mga halaman. Kaya kailangan i-adjust ang humidity pag tumaas kasi nabubuhay ang fungus. So, importante na ma-monitor itong humidity na ito kapag malaki ang mga setup. Sa mga maliitang mga setup, okay rin lang na i-monitor ito. O kaya i-adjust natin yung ating tanim kapag panahon na humid yung ating panahon, lalo na pag mga tag-ulan. Huwag tayong magtanim ng mga halaman na madaling kapitan ng fungus, lalo na pagka tag-ulan. Tulad ng mga kamatis, dati nagtanim ako dito ng kamatis sa aking garden na itaon na tag-ulan. Kaya hindi rin lang napakinabangan kasi nga natamaan ng fungus, lalo dito sa Baguio, malamig tapos humid yung air. Kaya importante na i-consider natin itong humidity na ito. Pang-apat at saka pang-lima, pinagsabay ko na, ito yung electrical conductivity at saka total dissolved solids in water. Magkasama itong dalawang ito. Kasi ang EC at saka TDS, magkasama ito, magkasabay. Na pag tumaas ang EC, electrical conductivity, sigurado tataas din yung total dissolved solid in water. Kasi nga, ang value ng total dissolved solid ay nakadepende siya sa EC. May conversion factor lang na ginagamit. Ito yung 0.5 at saka 0.7 na conversion factor. Importante na alam natin yung EC at saka TDS ng ating mga nutrient solution. Kung ano yung ginamit na conversion factor. Kasi imamatch natin yun sa ating meter. Ang EC at saka TDS, tumataas yan pagka nag-i-evaporate na yung H2O na component ng ating tubig. Naiiwan na lang yung solids doon sa ating nutrient solution. Kaya tumataas itong EC at saka yung total dissolved solid in water. So ito, importante nating tandaan na match yung conversion factor ng ating TDS doon sa binibigay na value ng ating mga nutrient solution. And then pareho din yung conversion value ng tester natin doon sa conversion value ng ating mini-measure. Kung tutusin, mas accurate ang electrical conductivity kaysa sa TDS kasi depende sa manufacturer ng ating meter, ng ating TDS meter, at saka manufacturer ng ating mga fertilizer ang binibigay na TDS value. So yun, importante na alam natin yun para alam natin yung tunay na TDS value sa ating mga nutrient solution. Itong EC at saka TDS, usually minomonitor ito sa mga circulating na mga system kung saan nagtatap up sila palagi ng tubig at saka nutrient solution o kaya tubig na lang yung kailangan nilang itap up. Depende dun sa value ng kanilang EC or TDS. Hindi tulad sa mga non-circulating na system na kung ano yung nilagay mo na nutrient solution, usually nauubos iyon. Although marami ang nagme-measure ng TDS ng kanilang nutrient solution bago nila ilagay sa kanilang mga hydroponic system. Mula nang nagsimula akong mag-hydroponics, hindi ko pa nasubukang mag-measure ng TDS. Actually, ngayon pa lang ako nakabili ng aking TDS meter with pH at saka EC. So, bubuksan ko pa lang itong galing sa Shopee. So, ito siya. So, for the purpose of this lecture, bumili ako ng EC, TDS at saka pH meter. Tsaka temperature na rin ito. So, ito siya. Andyan yung parts per million ng TDS. Andito yung pH. And then, yung kanyang EC
ang value ng EC ay microsiemens at saka millisiemens per centimeter. Then meron siya palaging temperature doon sa ibaba. Kasi nga maaring magbabago din yung EC kapag iba yung temperature sa ating nutrient solution. So ito yung kanyang manual, hahanapin ko kung ano yung conversion value ng ating meter. So nandito TDS factor nasa 0.5. So 0.5 yung kanyang conversion factor. Kailangan i-match ko 'yun sa TDS factor ng nutrient solution na gagamitin ko. And then panghuli na minomonitor sa mga malaki ang system ay ang dissolved oxygen. So may value din ito na kailangang i-monitor. Para ma-increase yung dissolved oxygen sa ating mga system, naglalagay ng aerator, kaya pump, lalo na sa mga circulating na system. So ito yung mga values na kailangang i-monitor sa ating mga hydroponic system. Sa inyo, kung gusto nyong i-monitor itong mga values na ito, kung mag-invest kayo ng malakihan, kailangan i-monitor nyo itong mga values na ito para hindi masayang yung inyong mga investment. So ito yung pH level, temperature, humidity, electrical conductivity, total dissolved solids in water, at saka yung dissolved oxygen. Sa mga non-circulating, itong dissolved oxygen na ito, hindi na natin kailangan i-monitor. Importante na lang na maganda yung roots ng ating mga halaman para mag-develop siya ng roots na mag-absorb ng oxygen sa hangin. May video ako na ginawa patungkol sa mas magandang pagbutas ng ating mga net caps para sa mga non-circulating na system. So panoorin nyo yung video na yon kasi makakatulong iyon para ma-increase yung oxygen sa roots ng ating mga halaman. Sunod naman natin ay ang mga types of hydroponic system. So ano-ano ba itong types of hydroponic system na mga ito? Una is ang weak system. Dito sa system na ito, ang nutrient solution ay binibigay sa halaman using yung wick na ito or pabilo. Ito ay gawa sa cloth na absorbent para using capillary action, aakit yung nutrient solution dito sa roots ng ating mga halaman. So yan, absorbin itong cloth na ito, yung nutrients papunta dun sa roots ng ating mga halaman. Bagay itong system na ito sa mga halaman na hindi ganong gusto na mabasa yung kanilang mga ugat. So ito yung ginagamit na system, ang weak na system. So kailangan din ito ng aerator para magkaroon ng dissolved oxygen sa ating nutrient solution. Siyempre kailangan ng power pagka ginawa natin itong system na ito. Pangalawa na types of hydroponic system ay ang deep water culture. Tinatawag din itong recirculating deep water culture. Dito sa system na ito, yung ating halaman ay naka-float sa ating nutrient solution reservoir. So yan. Ito ay gawa sa styrofoam. Lumulutang yung ating halaman sa nutrient solution. So yan yung deep water culture. So nakapatong lang or nagpo-float yung ating halaman sa ibabaw ng nutrient solution. Syempre itong type ng hydroponic system na ito ay kailangan din ng aerator. Kasi nga ang halaman na tinatanim dito sa system na ito hindi nakaka-develop ng roots na mag-absorb ng oxygen sa labas. Kundi ang oxygen nito ay ang dissolved oxygen sa nutrient solution. Kaya importante na may aerator yung ating mga deep water culture. So yan yung example ng ating deep water culture. So maganda ito sa mga mass production na mga lettuce. Kasi may nakita ko sa internet na mga ganito, sa kabilang dulo, nag-harvest sila, sa kabilang dulo naman, nagtatanim. Tapos itutulak nila papunta dun sa direksyon ng mga nag-harvest. So almost every day sila nag-harvest.
hopefully pagka-retire natin, makagawa din tayo ng deep water culture na malakihan. So yan yung second na type ng hydroponic system, ang deep water culture. Dito sa deep water culture na ito, pagka bumaba na yung level ng tubig at tumaas na rin yung EC at saka TDS ng kanilang nutrient solution, nagdadagdag sila ng tubig. O kaya magdadagdag din sila ng nutrients pagka kulang pa yung TDS ng kanilang nutrient solution. So yun yung nangyayari dito sa system na ito. Kailangan nilang magdagdag ng nutrient solution every now and then. Kasi kailangan mag-float itong halaman doon sa nutrient solution. So kailangan din ito ng power at saka aerator. So yan yung deep water culture. Pangatlo is ang flood and drain. So dito sa system na ito, kailangan nating i-pump yung nutrient solution papunta doon sa reservoir. And then pag na-attain na niya yung level dito sa siphon, madi-drain yung ating grow bed. Pagka na-attain niya na ito at nagkaroon ng pressure dito sa siphon na ito, i-drain niya lahat yung tubig hanggang sa ma-disable ulit yung siphon. And then magkakarga ulit itong pump papunta dito sa ating system, and then madi-drain ulit dito sa ating, pabalik sa ating reservoir ng nutrient solution. Syempre itong system na ito, kailangan din ng power para sa kanyang aerator at saka sa pump. So yan yung flood and drain na system. Pwede rin ito kabitan mga timer para hindi siya tuloy-tuloy na nagpa-pump. May video tayo na pinost regarding kung paano magkabit ng Wi-Fi switch sa ating mga circulating na system. So panoorin nyo yung video na yon. So ito yung flood and drain. So hindi ito nadre-drain hanggat hindi na-attain yung level dito sa kanyang siphon. So yan yung pangatlo na type of hydroponic system, ang flood and drain. Pangapat ay ang drip system. So dito sa system na ito, unti-unti na pinapump yung nutrient solution dun sa mga base ng mga halaman. So pwede rin may cup o kaya wala ng net cup dito sa drip system na ito. Gamit ang pump, pinapump nito ang nutrient solution papunta dun sa mga halaman. And then dito sa ibaba, meron siyang drain papunta pabalik dun sa nutrient solution reservoir. So ganyan yung drip system. So kailangan ulit nito ng mga pump. Pwede rin lagyan ng aerator. So yan yung drip system. Pang-apat ay ang nutrient film technique. Ito yung madalas na nakikita ko na sineset up nila dito sa Pilipinas, ang nutrient film technique. So dito sa hydroponic system na ito, nakataas yung isang bahagi ng PVC tube, and then ipapump doon yung nutrient solution, and then using gravitational force, dadaloy yung ating nutrient solution pababa dun sa mga halaman, and then madi-drain pabalik sa ating nutrient solution reservoir. So ganun gumagana itong system na ito. Usually nakahilera ng mga PVC, nakaangat dito sa kabilang dulo, and then nakababa dito sa kabilang dulo para yung nutrient solution nagro-rotate from top papunta dito sa ibaba. And then kailangan ulit nito ng mga power para sa kanyang pump at saka aerator. So ganun gumagana itong nutrient film technique na ito. So nag-slide yung nutrient mula dito sa itaas pababa doon sa pinakababang halaman, and then pabalik dito sa reservoir. So yan, yung panglima na types of hydroponic system. Pang-anim ay ang aeroponic. So may consider pa rin ito na hydroponic. Kaso nga lang, yung mist na lang ang
ini-spray dito sa mga roots ng halaman. So gumagamit sila ng high pressure na pump para mist na lang yung pinapump dito sa mga roots ng halaman. Nakahangi yung halaman dito and then may high pressure pump na nagpapump ng kanyang nutrient solution. Siyempre itong system na ito kailangan ulit ng power para gumana yung kanyang pump. So yan yung pang-anim na sa type of hydroponic system. And then number 7, yung ating paboritong hydroponic system ay ang non-circulating o kaya ang ibang tawag dito is Kratky. Sa Pilipinas, na uso din yung snap na tinatawag nila. Pero ang talagang general term dito sa system na ito ay ang non-circulating. Kasi nga hindi nagsa-circulate yung nutrient solution dito sa system na ito. So yung halaman natin, nilalagay lang natin siya sa ibabaw ng nutrient solution. Habang lumalaki yung halaman, nababawasan yung ating nutrient solution, nagde-develop din siya ng roots pababa para mag-absorb ng nutrient solution at nagde-develop din siya ng roots para mag-absorb ng oxygen dito sa taas ng nutrient solution. So ganun gumagana yung non-circulating na system ng hydroponics. Hindi natin kailangan ng power kasi nga wala tayong pump na kailangan. Pero kung gusto nyo rin na nalagyan ng aerator, pwede rin lang. Pero sayang naman kasi nabubuhay naman yung halaman kahit na walang aerator. Ang advice ko lang sa inyo pagka gumawa kayo ng non-circulating na hydroponics, kailangan maganda yung lalabasan ng ugat dito sa ating net cups. Dapat mag-develop siya ng roots na mag-absorb ng oxygen dito sa taas. Kasi dito sa ating nutrient solution, pababa na ng pababa yung level ng dissolved oxygen dito. So kailangan ang roots natin mag-absorb ng oxygen dito sa part na ito. So yan yung non-circulating na system sa hydroponics. So balikan natin yung iba't ibang mga system sa hydroponics. Una is yung weak system. Kailangan ng weak para i-absorb yung nutrients papunta doon sa base ng halaman or sa mga roots. Pangalawa, yung deep water culture. Nakalutang yung ating mga halaman sa nutrient solution. Siyempre, kailangan ng aerator para magkaroon ng dissolved oxygen dito sa nutrient solution sa ating reservoir. And then, pangatlo ay ang flood and drain. So, ipapump natin yung ating nutrient solution papunta dito sa ating grow bed. And then, automatic ma-activate yung siphon. Ito, gawa ito sa tubo. Ito, maliit na tubo, and then ito, malaki. Usually, ito, size 1 inch na PVC blue, and then ito, size 3 na PVC orange. So, ma-activate ito pagka na-attain niya yung level na ito. And then, automatic ma-drain yung ating nutrient solution pabalik dun sa kanyang reservoir. And then, pang-apat ay ang drip. So, using a pump ulit, ipapatak-patak yung nutrient solution dun sa puno ng halaman. And then, meron ding tubo na pabalik dun sa ating reservoir. So, yung drip niya is mas mabagal kumpara dun sa kanyang drain. Kaya mas malaki yung ginagamit na tubo dito sa drain kumpara dun sa taas para hindi siya ma-overflow yung nutrient solution dito sa grow bed. So yun yung pang-apat. Pang-lima ay ang nutrient film technique. Usually na ginagamit dito ay yung white na PVC, yung 2x4 na PVC. Naka-elevate doon sa kabilang dulo, nakababa dito sa kabilang dulo para bumalik yung nutrient solution doon sa ating reservoir. Itong system na ito, syempre kailangan din ng pump at saka aerator para mag-create ng oxygen at saka mag-pump ng nutrient solution. Pero pwede rin wala ng aerator. Pero observan natin yung ating halaman o kaya i-monitor natin yung dissolved oxygen dito sa ating nutrient solution. Ang values pala ng dissolved oxygen is 5 milligram
per liter. So, below doon is delikado para sa halaman. Above is mas maganda. So, mas maganda na sobra yung dissolved oxygen sa ating mga system. And then number 6 is yung aerophonic. So, yung mist using high pressure pump, binubuga yung nutrient solution ng pinong-pino. So, yun yung aerophonic system. Mist yung binubuga dito sa base ng or sa ugat ng halaman. Siyempre, kailangan natin ng high pressure pump para pag ito yung system na ginamit natin at saka dapat hindi nagkaklag yung nozzle nitong mga pump na ito. So, yan. Kailangan ng power ulit yan. At saka, siyempre, yung panghuli, yung ating paborito, yung non-circulating or Kratky o kaya tawag ng iba, snap. So, kahit na ano yung tawag natin, yan ay non-circulating na system. So, yan yung ating mga hydroponic system. So, yan yung may babahagi ko sa inyo sa gabing ito. Sana makatulong sa pagpaplano nyo kung anong system ang gusto nyong gawin. Pero kung ako ang tatanungin, mag non-circulating muna kayo. At pag-aralang mabuti ang hydroponics bago kayo pumasok sa malaki ang mga system na kailangan na ng power supply. And then, i-consider din ninyo kung magkano. So yan, hopefully, nakatulong ang video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Please continue to subscribe to our YouTube channel, Rough Tech DIY. Marami pong salamat and God bless.